Smile.
sa kanilang lahat. Salamat po sa inyong bisita tayo. Okay, nang sige po ba sa aklat ng Lucas, kapitulo 2, Luke chapter 2. Yes, Luke chapter 2. Lucas kapitulo 2. And verse number 7. Luke chapter 2 and number 7. Verse 7, ready, basa. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. No room for them in the inn. No room for Jesus. Alright? Walang lugar para sa ating Panginoon Jesucristo. Maliban na lamang dun sa kamalig, kasama ng mga hayop, isa-isang lugar na madumi, mabaho, doon ang Panginoon Jesucristo ay isinilang 2,000 taon na ang nakararaan. At nais ko po na ating isentro yung ating pag-uusapan-usapan ito sa verse number 7, so ito ang no room. No room. Kaya nyo, nung gabing yun, hindi kailangan ng Panginoon ng isang malaking bahay. Hindi niya kailangan ng isang malaking sala. Kundi ang kailangan lang ng Panginoon ay isang isang maliit na lugar. Isang kapirasong lugar lang. Malibigay mo dyan? Kapirasong lugar lang. Isang lugar lang na maliit. Okay, isang espasyo lang. Okay? Hindi bahay, kundi silid. Maliit na lugar. Pero nung siya napalito sa sariling kanya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Alright? Hindi siya kinilala. At kahit pa isang napakaliit lang na lugar ay hindi po pinaulakan ng Panginoon. Pero itong sanggol na ito, na ipinanganak doon sa sasabsabang ay lumaki, at naghandog ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang kanyang bayaran ng ating mga kasalanan. At sa gabi nito, kung hindi po naganap ito, wala tayo pare-pareho dito. Siya ang dahilan ng ating kaligtasan, siya ang dahilan kung bakit gabi-gabi nagtitipon-tipon tayo upang atin po siyang sambahin. At alam niyo mga kapatid, ito pong naganap dito sa Panginoon na siya po hindi tinanggap at walang room para po sa kanya, ito pong pangyari tuwing walang pagbabago. Magpahanggang sa ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo ay parabang ay walang lugar, walang buwan sa buhay ng maraming tao. Yes, there is no room para sa ating Panginoon. But tonight, nais ko kayong hamunin to making room for the Lord Jesus. Making room for the Lord Jesus. Lagi natin siyang bigyan ng lugar sa ating buhay. Okay? Matay po lang kita kayo at hindi ko tayo po yung manalangin. Alright. Balag-balag. Balag-balag. Balag-balag.
pag-uusapan ng ating pag-uusapan, ngayon ng sabi ng mga langit, mga naming Diyos na mga pangyarihan, hindi po yung hihingi ng paparan niyo. Kung may gabi po ngayon, hindi po i-bless ang iyong salita na iatid po ng pastor po ko lang. Gamitin niyo lamang po siya upang maiatid po ang mensahe niyo sa bawat sa usahing Panginoon. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa po ngayon. Tanggapin ang iyong salita at ang iyong anawagan po ko lang sa bawat isa sa gabi po nito. Mga patuloy na matutong sumunod ang bawat isa sa amin po ngayon sa mensahe nito at higit sa lahat po, tanggapin po namin ang buong puso upang kami pagpalain ng Panginoon. Namin pong inihiling ang pag-iingat nyo sa aming pastor sa inyong pag-deliver ng mensahe po nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito na po kayo? Alright. Yes. Nung gabi ngayon, si Jesus ay ipinanganak sa sapsaban because the Bible says there was no room for Jesus. At sa gabi ko po din, okay, nais ko po magbigay ng warning na tayo bilang Kristiyano ay huwag mangyari po ito sa buhay natin. Don't let that be true in your life. Okay, sa ating mga bawat mananampalataya, huwag mangyari na tayo ay wala ng panahon sa Panginoon. Huwag mangyari na misa na para magpasko ka lang sa simba, mag-birthday mo lang, hindi para kalit-kalit yung araw. Di ba? Huwag mangyari na ikaw ay masyadong abala sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, na wala ng room para sa ating Panginoon. Eh, may isang, lagi mo siyang bigyan ng lugar sa buhay mo. Hindi siya winelcome ng mga tao during that time. Pero huwag mangyari na siya ay wala nang rin lugar sa buhay mo. Yes, kung siya, okay, tulong mo lang. Okay, let us make room sa ating Panginoon Kristo, number one, by making room for the Word of God. Alright? By making room for His Word. In John chapter 8, verse number 37, John 8, verse number 37, ang sabi ng ating Panginoon, sa verse number 7, I know that ye are Abraham's seed. Alam ko na kayo ay mga anak, binhi kayo ni Abraham. Ano na kaibigan ng Diyos? Pero sabi niya, pero sinisikot niyo akong patayin. Bakit? Bakit ba ako sinisikot patayin? Because my word had what? Kung sila, lagi mali sila ng pagkakilala ni Kristo. Mali ang kanilang ginagawang pagtrato sa Panginoon. Ang dahilan ay what? Sapagkat ang salita ng Diyos walang puwang sa kanilang buhay. Alam mo po rin, ganun din sa buhay ng maraming Kristiyano at sa buhay ng maraming tao. Hindi kakalanman, disagree, na magiging tama sa pagkakilala sa Diyos kapag ang Word of God, the Bible, ay walang puwang sa iyong buhay. Don't forget that. In John chapter 20, verse 31, sa Biblia, ngunit ang mga ito ay nasulat upang kayo ay magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa iyong pagsampalataya sa Kanya, magkaroon ka ng buhay sa Kanyang pangalan. Ingat! Kaya hindi ka kailangan magkakaroon tamang pagkakaroon sa Diyos kapag ang salita ng Diyos, walang puwang sa buhay mo. Alright? Now, bakit ang mga tao ito ibig din ang sakto sa Kristo? Bakit ang mga tao ito ibig din ang patay ng Panginoon? Ano dahil? Sapagkat ang Biblia, walang puwang sa buhay nila. Alright? During that time, ang tao ay may mga religions na sila. Meron silang holiday. Sila po'y nananalangin. Sila po'y palasimba. Okay? Laman ng templo. Okay? Pero nung si Kristo dumating, hindi nila binigyan ng lugar. Hindi nila pinapasok ang Panginoon. Maging sa panahon ito ngayon. Especially itong Christmas na ito. Nakita nyo? Sobrang traffic. Abala ang tao. Bakit? At ang tao pa nila, birthday ko ni Kristo sa December 25. Pero imitahin mo sa Bible Baptist, ayaw nila. Busy sila. Abala sila. Ang bahay nila, may mga dekorasyon pamasko. Meron silang unay pagreligado sa araw-araw. At alaga nilang kantahin, awitin ng mga kawiting pamasko. Silent Night, Holy Night, Away in the Manger. Away in the Manger. Okay?
walang kuwang ang Bible sa kanilang buhay. Okay? Tandaan natin ang pag-ibig. Okay? Ano man pagkakilala mo sa Diyos. Ha? Alright? Ha? Pero hindi ka nababasa ng Bible, ang Diyos mo ay Diyos lamang ng sarili mong imahinasyon. Hindi ka kailangan tatama sa Diyos kapag hindi tama ang bida sa buhay mo. Because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Okay? Ang genuine faith, ha? Ang true faith, tamang pananampalataya ay bunga ng salita ng Diyos. So make room for the Word of God. Alright? Imagine, abala sa birthday ni Kristo. No? Okay, anong pinagkakabalan mo? Worthless. Wala namang halaga. Huh? At ang gawain ni Kristo, at mismo yung totoong Jesus Kristo, ay para bang pang-abala lamang sa nila. Ulit ko ulit. Huh? Hindi siya winelcome ng tao. Yung unang Pasko, nung ipanganak si Kristo, hindi kasing saya tulad ngayon. Madilim. Hindi ba? Yung mismong mag-birthday, hindi pinapasok sa bahay nila. Huwag nyo kayo muna, walang magbabago. Kaya yung Kristo, isineselebrate ngayon ng buong mundo, ibang Kristo yun. Hindi yung Kristo, hindi yung Kristo tinagap natin na tagapagbibig sa us. Let me remind you, in 2 Peter chapter 11, there is another Christ. Okay? There is another Christ. Sabi ng Panginoon, ako'y naparito, hindi niyo kita nanggap. Pero mayroong another na darating siya tatanggapin niya. Walang iba kundi the Antichrist. Okay? So make room for His Word. Ha? Ang mga tao ngayon, sinasabi nila, naniniwala sila sa Diyos. Mahal nila ang Diyos. Nagsisimba sila. Ha? Okay? Christian daw sila. Magpunta ka sa palengke. Taas ang kami ng mga Kristiyano. Lahat magtataas. Lahat Kristiyano. Tama? Lahat Kristiyano. Tanong mo kung nagbabasa ng Bible? Hindi. Tanong mo kung nag-aaral ng Bible? Hindi. Tanong mo naging Kristiyano? Amen. Samantalang dito, sa Biblia mo makikita, paano maging tunay na Kristiyano? At ano ang ibig sabihin ng totoong Kristiyano? At paano maging anak ng Diyos? At ano ang ibig sabihin ng anak ng Diyos? Dito mo yung makikita. Amen? In John chapter 8, verse number 32, the Bible says, ye shall know the truth, the Bible, and the truth shall make you free. So make room for His Word. Kaya nga, sabi ko sa hapon ito, matanong kita, ikaw ba'y totoong Kristiyano? Yeah? Ikaw nga ba'y anak ng Diyos? Yeah? Tiyak mo ba na pag namatay ka, sa langit ka pupunta? Sa gabi nito, kapag hindi ka tiyak na pag namatay ka sa langit ka pupunta, hindi ka totoong Kristiyano. Hindi ka totoong anak ng Diyos. Alright? Mali ang iyong natutuhan. Sapagkat ang tamang katotohanan nasa kanan ng Diyos. So make room for the Word. Ang Biblia nito, nasa katotohan na nagtuturo na ikaw ay isang makasalanan. Kasapagkat ikaw ay nagkasala, mamamatay ka at mahuhulog ka sa apoy ng impyerno. Pero ang Biblia na tinututuro na si Kristo ay anak ng Diyos at siya ay nagkatawang tao. At sa krus ng Kalbaryo, namatay siya. Namatay siya. Nabuo sa kanyang dugo na siyang kapatawaran ng ating sala. At siya nabuhay na muli upang ang sino man sa kanyang mananampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa dito, tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, magiging totoo kang Kristiyano. Sapagkat ang pangako ni Kristo, ang lahat ng sa kanyang nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay. Kaya sa gabi nito, tanggapin mo na siya. Manampalataya ka sa kanya. Alright? At magkaroon ka ng katiyakan ng pagtungo ng kaligtasan. Alright? Huh? You see? Kaya nga, make room for His Word. The Bible. Okay? In John 15, verse number 7. Mag-isa ating mga Kristiyano. Ligtas ka na. Alright? Pero huwag mangyari.
nawala na, na masyado ka ng kapalag, nawala ng puwang ang Bible, ang Word of God sa buhay mo. Huwag mangyari. Amen? Indian 15 verse number 7. Ano ang sabi ng Bible? Ha? Pakitabas, ready? Basa. If you abide in me, and my words, the Bible, abides in you, you shall ask what you will. Alright? Okay, amen? Okay, kung ikaw kayo ay mananatili sa akin, at ang salita ko ay mananatili rin sa iyo, hindi niyo ang anuman. Amen? Or ito'y gagawin ko sa iyo. Any reason? Nangako ang Panginoon. So make room for the Word of God. So nagtatanong ka, bakit yung prayer mo hindi nila pakinggan? Okay. Ito ang sagot. Ang salita ba ng Diyos, nananahan sa iyo? Di ba ang reason? Amen? Abide means what? Abide means what? Ha? Okay? At home. Ano nga siya ng abide? At home. At home ang salita ng Diyos sa iyo. Ikaw rin at home sa bahay mo. Hindi kayo magkasalungan. Di ba ang Christian? Amen? Nananahan ka sa salita ng Diyos sa at puro ba't nanadahan sa iyo. Lumalakad ka at naka-abide ka sa Word of God. Amen? Wala kang ginagawa naman. Nakasalungan sa gustuhan ng Diyos. Di ba namin? At natutuhan mo yung tama. Okay? Sapagat ang Word of God ay nananahan sa iyo. So may kong pulang Word of God. Amen? Only reason kung bakit hindi ka pakinggan ng Lord, sapagat hindi ka naka-abide sa kanyang salita. Amen? Salungat ang buhay mo, salungat ang puso mo. Amen? Sa salita ng Panginoon. Alright, so make room for the Word of God. Any question? Amen? Secondly, make room for God's will and wants. Alright, make room for God's will and wants. Magkaroon ka rin ng lugar para sa kalooban at kung ano ang gusto ng Diyos. Amen? Ang isang tunay na Kristiyano, hindi mahalaga kung anong gusto mo. Ang mahalaga kung ano ang gusto ng Diyos sa'yo. Di ba alam kasi? Ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo? So make room for His will and wants. Alright? Nalagpuriman yung Christian, ha? Okay? Nalaran nyo yung salitang ano yung tunay na kahulugan ng tagumpay? Ano ba ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Di ba, true success in life is what? Becoming what God wants you to be. Amen? True success in life is becoming what God wants you to be. And having what God wants you to have. And doing what God wants you to do. Yun ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Any reason? Amen? So make room for God's will at once. In Luke chapter 6 and verse number 46 and 48. Luke chapter 6, verse number 46 and 48. Ready? And why call ye me Lord, Lord? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Amen? Hindi niyo naman ginagawa yung sinasabi ko sa inyo. Maliwala, amen? Amen? Oh, okay, alam niyo, pag binasa ko yan, kagad niyo iisipin, ano ko niya, yung mga tao madasalin, lagi laman ng simbahan. Amen? Amen? Alleluia ng alleluia. Praise the Lord ng praise the Lord. Hindi naman ginagawa ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Hipokrito. Okay? Para sa lahat ng Lord, Lord. Okay? So make room for His will and wants. Kung pinatawag mo siyang Panginoon, ha? Panginoon, Panginoon, okay? Gawin mo yung kalooban niya. At kung ano ang gusto niya, yun din dapat ang gusto mo. Amen, Christian? Amen? Most people, kasi ano yung balik sa mga Kristiyano? Makikita mo talaga yung most nilang tao, yung Christian, they are self-motivated. Yung puro sarili lang na gusto niya.
Hindi siya wala sa consideration sa kapwa niya. Self-motivated. Ay, iba naman, others motivated. Una, makasarili. Pangalawa, lagi iniisip yung sasabihin ng iba. Amen? Nabubuhay sila sa palagay ng iba. Amen? Ano yun? Di ba simple lang ito? Ba't ka nang alamin? Ba't ka nang mabis ang damit? Ba't mo binibili? Ba't yung gusto mong forma? Yan ba yung gusto mo? O yung gusto ng others? Baka okay, baka yung may pingin nila sa akin. Hindi, wala. Hindi ba siya nagpakaila? Gusto nila, gusto mo yan. Gagalit ka sa gusto nila? Kasi ano tawag doon? Ano tawag doon? Others motivated. Amen? Amen. So make room for this way. Okay? Okay, meron mga tao self-motivated. Ano yung iba? Others motivated. But pero kakunti ang God motivated. Alright? Kakunti ang mga tao God motivated. Na hinahanap kung ano yung will and wants ng Diyos. Alright? Tandaan na, di ka ba, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng tao at kung ano ang iniisip ng tao sa'yo. Hindi mo kayong pigilin yun eh. Di ba? Ang importante, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo at ano ang iniisip ng Panginoon para sa iyo. Amen? So make room for His what? Palakas, make room for His will and wants. Lagi mong bibigyan ng puwang. Lagi mong bibigyan ng lugar. Yung Diyos sa buhay mo. Ano ang kalooban niya at ano yung kanyang gusto. Amen? Huwag kang maging, ang dami ito, huwag kang maging mid-deserve. Importante sa buhay mo, yung alam mo, Diyos ang nalulugod sa iyo. Diyos ang natutuwa sa iyo. Amen? Hindi yung kapwa mo. May hirap sa tao na lagi mong sinisigap na magustuhan ka ng tao. May hirap yun. Amen? Yung others mo din yun. Hindi ka magiging masaya. Lagi nung harap ay yung natutuwa ang tao sa'yo. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Ang mahalaga, yung Diyos natutuwa sa'yo. Amen? Be God motivated. Make room for His will and wants. Ay, ito pinigay ko ito. Hindi ko kaya, hindi ko alam kung kailan ka darating. But sana nga, bukas na ang mga lawa. Pero sana nga, bago ka dumating, ay talagang yung Calvary, narating niya yung gusto mong marating niya. Ha? Okay, maabot niya yung gusto mong maabot niya. Yung gusto mong maabot niya. At mangyari sa kanya, yung gusto mong mangyari sa kanya. Alright, so make room for His will and wants. Alright. Ay, kung yan sabi, Lord, I am poor and needy. Lagi akong may kailangan. Amen? Ang ikitang kailangan. Ha? Kaya kung magkakaroon ako ng albergado sa Papa, o ano-ano ko, wag niya magkakaroon pa. Amen? Kaya takot ako na magkaroon ako ng problema sa kalooban ko. Kaya nga nung gaya, nalala ko lang, kainis ang araw, dito, usap ko yung mga tatay, mga tatay, meron, may kumakontak sa akin. Gusto mong magbalik yata, anong nagawin ko? Baka naman ako pa nagiging balate, eh maging problema ko kayo. Amen? Bakit? Yes, I am poor and needy. Kaya lagi akong mag-confess ng kasalanan sa buhay ko. Okay? Sabagat gusto ko lagi ay talagang nakarap ko anuman ang kalooban at kagustuhan ng aking Panginoon. Amen? Yes, Christ Jesus, ang ating Lord, ipinaranak sa sapsapan sa pagkatuwa ng good para sa kanya. Please, huwag mangyari yan sa atin. Amen? Huwag mangyari yan. Okay? Kaya make room for His will, number one. Anuman ang maganap, meron kang room para salita ng Diyos. Amen? Basahin mo ito, pag-aralan mo ito, pakinggan mo ito. Amen? Meron lang room para sa Bible preaching. Don't forget, ang Bible preaching sa mata ng believer ay kamambangan. Pero sa ating nanampalataya, balikan, it is the power of God. Amen? It is the power of God. Make room for His word. Okay?
sa Bible, yung Old Testament. Amen? Dahil sa mabod, nalaman natin, naunawa natin kung ano ang will and wants ng Diyos. Alright? Number three. John chapter 4, 23 to 24. Make room for His worship. Number one, the Word of God. Number two, will and wants of God. Number three, worship. Worship. Ano man ang magala, make room for His worship. Amen? 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 Lagi kang sasamba. Huwag kang mawala sa bahay-sambahan. Parang suki lang kung kailan may kailangan at saka kasusulpok. But make room for His worship. Amen. Lumaan ang mangyari. Amen? Amen? Amen. Nararanasan mo naman talaga sa buhayin mo. Ha? Okay? Alright. Maraming tao, matatakutin. Di ba? Okay, lagi kang palisa. But thank be to God. Sa pagtungo mo sa church ng Panginoon, ha? Umuwi ka, na-comfort ka, lumakas ang loob mo. Amen? So make room for His worship. Amen. Ano ang mangyari? Alright? In John chapter 4, verse number 23 to 24, ano mo? Para mawala ka sa church, kahit yun naman yun, para mawala ka sa church, pinili mo. Yes. Amen? Huwag akong sisihin mo. What? Sino man? It is a choice. Amen. It is a choice. Okay? In John chapter 4 and verse number 23. Sabay-sabay po tayo. Ready? Basa. But the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father is what? Ito mo, sapagat hinahanap ng Ama ang mga ganong sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. At ang bawat sumasamba sa kanya ay kinakailangan. Maliwanag ba? Amen? Amen? Kinakailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. So make room for His worship. Amen? 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 The hour coming. At ngayon na nga. Ito yung araw na yun eh. Ngayon na nga. Amen. Sa pagkatungunan pa naman, hindi ka sumamba sa Diyos. Tandaan mo, hindi ka sumamba. Bakit? Pasabihin, lumalakad ka ng panahon doon, gumagastos ka, pinakakain mo si Father Bakla, si Father Bruno, Father Rana, Father... Ano eh? Pagpakain mo si... Alam mo, makakakain ka ng damit sa pagkat pagkain ka ng pare? Alam mo, makakapasok ka ng damit sa pagkat talagang sang-sang-sakong ostya na nakain mo? Makapasok ka ba? Amen? Kahit nagpatayo ka ng ermita, makapasok at nagpatayin ka sa mga santo angel? Sinasabi ko sa'yo. Amen? Kaya sabi mo sa Lord, nakakilala ka ng tao. Amen? Kaya sabi ng Bible, dumarating ang oras. Ano ko? Oras ng kaligtasan mo. Yun yung oras na yun. At ngayon na nga, nasasambahin ng mga true worshipers, ikaw yun. Amen? Mula na, nung maligtas ka, nakabilang ka sa tunay na manlaba. Amen? Amen. At yun, hinahanap ka ng Ama. Nakakatuwa yan, amen? Nakakatuwa. Pagpasok mo, Lord, present. Amen? Amen? Amen. Totoo, halit nyo. Yung damdamin ng Diyos, damdamin ng pasto eh. Amen? Ito magpasok ko doon, pasok ko, punta ko kalaana. Tingnan ko yung mga. Study na naman. Ano po na? O di ba, pupunta ako istigante ng tao doon. Tingnan ko doon. Amen? Just ganun day. Inaalam niya kung present ka o absent ka. Amen? Amen? Nasaan sa Bible yun? Verse 23. Sapagat hinahanap ng Ama ang ganong sumasama sa kanya. Amen. Kaya ano man ang maganap, make room for His worship. Amen? Amen. O ilang pasto, hindi ba? Ilang pasto, tama ba? Remember, remember yung pastor sa Novaliches, Father Emerson? Nagdumala ng prayer meeting sa Sunday ata yun eh. Prayer meeting sa atin.
Pastor, no, Pastor Torres, nasa lili po ako. Okay, hindi na ako makakabot sa misipan, sa mabuli church. Pwede ba din ako mag-church? Punta mo. Alam nung pastor, ano man nung mag-aral, kailangan makasambas niya. Nung nakadong isang araw, pastora, ano? Ano? Basta pastor? Bagyente. Kunyo. Kapag hindi ko sa'yo, kunyete. Oliente! Bakit kunyete? Di ba? Masa po, nasa pagsangan ako. Hindi pa, hindi ba ako makasamba dyan? Sige, simong baka. Mag-priest ka na rin. Amen? Ano namin kaming pastor? Ano man ang balat? Kaya naman lang, kaya kami pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen? So, ito din. Ano man ang magalak? Make room for His worship. Wala ko wala. Okay. Nakita ba sa verse 23-24? Ay yung tamang pag-worship. Nakita mo? Kaya nga hindi tamang yung worship ng araw. Dumulog ka sa verse 23. Nagtitiri ka ng kandila. May hawak ka pang tikbe. Di ba? Yung rosaryo. Mali nga yun eh. Di ba? Pagamang pagsamba yun eh. Ito ang tamang pagsamba. Kita nyo? Okay. John 4:24. Ang Diyos Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sumamba sa Espiritu. Ano sa mga? Tohanan. Anong ibig sabihin? Worship must be spiritual. In spirit, worship must be what? Spiritual. Okay? Ibig sabihin ba? Spirit-led. Amen? Hindi tao mo nagturo kung paano ka sasamba. Espiritu Santo ang gumagawa sa iyo. Amen? Magdagawa lang ka ng Espiritu Santo ng tama ba sa masamakita ng what? Truth. In spirit and in what? Pakilakas. Alright, ito yun. John 17:17. Amen? Thy word is truth. The Bible is the truth. Alright? Kaya nga, God honoring worship is firmly grounded in the truth, the Bible. So make room for His worship. And worship must be spiritual. Pangalawa, sincere. It means genuine. Okay? Genuine, totoo. Amen? Totoo. Sincere. Talagang Diyos ang siyang dahilan ng pagparito mo. Hindi sino man. Amen? Sincere. Narito ka. Sincere. Wholehearted. Sumasamba ka. Okay, walang nakikita ang Diyos sa iyo kung ano bang nasa isip mo. Narito ka rin. Amen? Amen? Oh. Kung araw hindi ka sumasamba, di ba? Alam mo, nakapasok ko simba, nakasamba ka rin. And worship must be intelligent. Alam mo ang ginagawa mo. Alam mo kung bakit narito ka. Alam mo kung bakit ka tumatayo. Alam mo kung bakit ka nungupo. Hindi gaya ng araw. Yung mga ginagawa mo sa simbahan, hindi mo alam kung bakit naginagawa. Nakabis ng bulan. Nakabulatan mo lang. Nakakuha niyo ba ako? Ang ginagawa mo nung araw sa nabis na mo. Tradisyon. Hindi ganoon. Worship must be intelligent in spirit and in true. Alright. Bigyan mo na talaga. Isaiah 29 and verse 13. Isaiah 29 and verse 13. Alright, ready? Ready, Pastor? Wherefore, the Lord said, for as much as these people draweth near me with their mouth and with their lips, do honor me, but have removed their heart far from me. Nakita mo? Ito yung tinutukoy dito, yung klase ng pagsamba mo nung araw, nung wala ka pa sa Panginoon. Ha? Amen? Iginagalaw mo siya ng bibig mo. Bukang bibig mo ang Diyos, pero yung puso mo naman, malayo sa Diyos. Nakita mo yan? Amen? At wala kang takot sa Diyos. Alright? At sapagat yung pagkatakot mo sa Diyos, ha? Yung paniniwala mo sa Diyos, yung paraan mo ng pagsamba sa Diyos ay turo ng tao, hindi turo ng Diyos. Di ba namin siya? Amen? So ito yung tamang pagsamba. At ito na nga yung panahon. Kabilang ka sa true worship. Kaya nga, make room for His word. Pakalakas.
Necropolis what? Worship. Ano nga na maganda? May kuwal ka. May oras ka sa Diyos. Hindi mo wala yung pagsaba mo sa Kanya. Amen? Salamat na sa Lord. Di ba? Kahit doon ka magpapas. Baga wala ang pupunta. Di ka magpapas ko. Amen? Sumumpa ka na lang. Every reason? Amen? Amen? May mga Christian pa kaya, hindi ka takot lumabas yung bahay. Hindi kisim ba? Takot. Pero ang nakakatakot doon, pero nakakagod ka ng palengke. Eh. Nakakagod ka ng palengke, eh. Hindi ba? Nakakalabay sila. Kung saan sa nakakalabay, pero pagkaya po doon ng church, takot sa COVID. Tira mo yun, di ba? Oh, ang kanilang sinusunod iwa, yung turo ng tao, hindi yung turo ng Diyos. Amen. Amen. May groom for his worship. Nasubukan na natin ang Diyos. Kahit nung kasagsagan, nasubukan natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Okay? Wala tayong yung groom sinuno na abo na ngayon. Amen. Amen? Bakit? Kapag natutuhan natin ang naman naman ganap, mayroon tayong room for His worship. Bahala ang Panginoon sa atin. At bibigay ko yung pagsamba ko sa Kanya, bahala siya sa akin. Amen? May room sa point of God of God. Amen? Inahalap yung will and wants of God. Diba? May kumaka ko para sa mag-worship, bahala ang Diyos sa akin. So, bakit? And then number four, Philippians 1:6. Make room for God's Word. Word of God. Alright? And then, will and wants of God. Number three, worship. Number four, Word. His Word. Make room for His Word. Alright? Nangako ang Diyos. Na siya nag-umpisa sa'yo, inumpisaan ka niya, sino na magtatapos sa'yo? Amen? Sino magtatapos sa'yo? Alright? Niligtas niya ako noong 1984. Okay, hindi niya ako tinigilan. Hinawag pa niya ako. Amen? Binigyan niya ako ng ministry. Assistant ako ng pastor. Hindi niya ako tinigilan. Talagang tinapos ako ng Lord. Hinawag niya ako sa tapos. Binigyan niya ako ng church. Nandil na ako. Lord, salamat. Hanggang ngayon, gumagawa ka pa sa buhay. Amen? So make room for His Word. For His Word. Allow Him. Allow God. Natapusin niya kung saan Kanya hinawag. Inumpisahan Kanya, siya rin ang magtatapos sa iyo. Amen. Hindi siya titigil. Amen? Listen, tapos ako. Tapos ang Diyos bigay natin ng tao, tayo mga tao, lahat may mga magaganda tayong simulan, pero hindi natin tinapos. Amen? Baka nga noong 1999, may ginawa kami ng mesa. Ito may wala kong paa. May ganun tao, di ba? Nakakumpisa. Amen? Mali kumuha ka ng tula noong 1989. Ano yung kalahati pa ng palagos? Okay, di ba? Kukumpus-kumpus ka ng kanta. May isang stanza pala, pamagat pala. Amen? Hey, ang Diyos hindi ganun. Walang ginawa ang Diyos na hindi tinapos. Amen? Oh, don't forget, ipinangako niya Brother Oscar kay Ebat Adan yung Messiah darating, si Kristo, ang tawag doon ay Seed of the Woman. Tinupad na Diyos, di ba? Dumating si Kristo, walang bihin na lalaki, born of a virgin. Amen? Amen? Nangako siya kay Abraham na ba't paramihin kong binihin mo. Diba? At ibibigay ko yung promise ko sa'yo. Tinupad ng Panginoon. Amen? And during Roman Empire, nagkahiwa-hiwala yung Jewish people. Kumalat sila sa buong mundo. Kumalat sila. Okay? At pagdating ni Hitler, pinagpapatay sila. Alright? Para sabihin mo, nasa ng power Lord? Oo. 1948, inipo silang muli ng Lord. At ang Jewish nation is a muling nabuo.
Amen? At mga honest, I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. Ang Amerika, naging mayaman at superpower. You know why? Sapagat sila lamang ang sumuporta noong 1948, bumoto sila, pabor, nabuuin muli ang Israel. Amen? Sila yung kaibigan ng Israel. Amen? Amen? Hindi po sila muli ng Lord. Bakit? Inumpisahan ng Diyos, tataposin ng Panginoon. Eh, nagpinman yun. Nangako siya kay David, yung throne of David, it will be forever. Amen? Matutupad yan sa millennium kingdom. Sapagat walang inumpisahan ng Diyos na hindi niya tinapos. Ganun din sa buhay mo. Ibang mo? Ganun din sa buhay. Kung tunay kang naligtas, inumpisahan ng Lord. Pero siya rin ang magtatapos sa iyo. Ano man ang kanyang kalooban, hayaan mo lang na papangyarihin ng Panginoon Diyos. Hayaan mo lang. Amen? Make room for His work. Inumpisa na nga, tatapusin na nga. But better man yun. Better man yun. Para matapos ang ginawa mo sa iyo, ang pangawagin sa iyo, then better man yun. Balik ko number one. Make room for His work. Make room for His work. Work. Walang ibang kasangkapan ng Diyos. Okay? Para magawa niya yung gusto niyang gawin sa buhay mo, kundi yung kanyang salat na buhay mo. So make room for His word. You follow me? And dapat yung number two, make room for His word. Yes! Huwag mawala ang interest mo na alamin ang will and then what? Wants ng Diyos sa iyo. Huwag mo kayo muna ang pinakamahalaga sa buhay mo, His word. God's will! Amen? And that works. Ito ang problema, no? Most of the times, the problem for the many Christians is that lack of understanding. Di ba nung isang? Ang problema sa maraming Christians, ay hindi yung sabag, wala silang alam. Okay? Merong understanding, merong knowledge. But they did not consider what is the most important. They did not consider what is the most important. Okay? And most of the time, they allow their friends, relatives, media, to tell them what is the most important. Pagpapalimutan, hindi sila ang magsasabi sa'yo kung anong importante. Hindi sila. Nakikinig niya sa akin? Huwag mong hayaan. Christian ka na. Huwag mong hayaan na kaibigan mo, barkada mo, kamakaran mo, kahit media, ang magturo sa'yo what is the most important. Listen. Ang dami lang ang tangi lamang may karapatan magsabi sa iyo kung ano important is what? God. The Lord has the only right to tell you what is the most important. At naibigay na niya, Matthew 6:33. What is the most important? What is the most important? Matthew 6:33. Pakatakas. Seek ye first, what? The kingdom of God. And is what? Righteousness. Yan na lang ang pangako. All these things shall be added to you. Yan ang pinaka-important sa atin. The kingdom of God is righteousness. Ilagay mo lagi ang ino na yun. And also make room for His word. Alright? And lastly, Hebrews 3, number 10. Baka malabot na yung balat ng manok. Hebrews 3 and number 10. Hebrews 3 and number 10, ready? Basa. Wherefore, I was grieved with that generation and said, pray to all the earth in their heart. And they have not known my ways. Kita mo? Meron lungkot ang Lord dito sa mga taong ito. Ha? Sabi niyo, lagi na lang kayo nagkakamali. Ha? Okay, sabagat hindi niyo alam yung aking mga kaparaanan. Amen? So, pangunay, make room for His ways. Amen? Ang importante, ay yung paraan ng Diyos. Make room for His ways. Alright? Palala ko lang, binalik ko minsan,
Don't ever think that you are too smart enough. Huwag na huwag ka mag-akala na napakagaling ng tao mo na, okay? At alam mo kung anong magaling para sa iyo. Na para bang hindi mo na kailangan kumusulta ka pa sa Panginoong Diyos. No. Make room for His what? For His ways. Alam mo lagi ang kanyang kaparaan. Ha? Yun lagi ang siya mong lalakaran. Alright? Ha? Now, in Hebrews 3:10, God is asking for us to trust Him. Pagtiwalaan natin siya. Okay? Hayaan mong gumawa sa sa'yo at ipakita sa'yo, okay, kung ano ang kung anong gagawin mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay nito. May yung kanyang paraan, hindi yung paraan mo. Amen? Amen? May room for His ways. Ano ba yung paraan ng Diyos para sumagana ka? Give. Pwede siya give. Amen? Ano ang kanyang paraan? Ano ang kanyang ways? Okay. Ano ba yung kanyang ways para magkaroon ka? Matthew 6:33? Seek it first, the kingdom of God and His righteousness. Amen? Ano ba yung kanyang paraan para yung pinipipray mo mangyari sa'yo? John 15:7, ha? Abide in me, and let my word abide in you. Para pag humingi ka, gagawin niya sa'yo. Amen, isa? Amen. Amen? Ano yung kanyang paraan para patawarin kanya? Ano yung kanyang paraan? Para patawarin kanya? Ano yung kanyang paraan para patawarin kanya? Magpatawad ka muna. Tsaka, papatawarin kanya. Pero pag hindi ka nang patawad, hindi ka rin na papatawarin. Amen, isa? Bakit, baka rin mo. Amen? Kaya so make room for His what? For His way. Okay? Alright, pero, this English yan. Kaya sabi niya sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. Narito ako, nakatayo sa pintuan at kumakato. Amen? Kumakato sa pintuan ng buhay mo, ng puso mo. Sa pag-ibig niya, bigyan mo ng room ang kanyang salita. Amen? Kumakatok siya. Sa pag-ibig niya, pangalawa, bigyan mo ng room yung kanyang will and wants. Amen? Kumakatok pa rin siya. Bakit? Sa pag-ibig niya, bigyan mo rin ng room ang kanyang what? Pagsamba. Ano man ang maganda, sasamba ka, huwag kang mawala. Amen? Kumakatok pa rin siya. I stand the door and if anyone will open his door, I will come to him. Sa pag-ibig niya, bigyan mo rin ng room yung kanyang what? Yung kanyang pagkilos sa buhay mo. Amen? Ibig niya matapos niya yung kanyang inumpisahan sa iyo. Amen? Ano pag iniisip ko yung room? Bilyon ang tao sa buong mundo. Bilyon ang tao sa buong mundo. Pero alam mo, Lord, kung paano inumpisahan mo ako, at interesado ko pa rin na tapusin mo kung gusto mong gano'n sa akin. So, yung budget ka. Anong pag-iisip mo, makikita mo, gaano mo, bigyan mo ng tao, importante ka pa rin sa kanya. Kilala ka niya. At alam niya kung ano gagawin niya sa iyo. So, make room for His word. At higit sa lahat, yung kanyang paraan. Sabi ng Panginoon, Mother Robert, my thoughts are not your thoughts, neither my ways, your ways. Iba ang pag-iisip ko, iba ang kaparaanan ko. Ang mahalaga lang, make room for His ways. Kaya narito ngayon.